What's up guys, magandang araw, nagbabalik naman po ako upang magluto ng isang masarap na recipe. Ang lulutuin ko po ay cassava cake. Makikita nyo ba ito? Yung mismong lulutuin ko ay tanim ng nanay ko, tatay ko dito sa bakuran namin. So, ang English sa balinghoy o kumuting kahoy ay cassava. Kaya ang lulutuin ko yung laman niya, gagawin kong masarap na cassava cake. So, let's go. Tara! At ang una nga pala guys na gagawin, huhugasan ko itong balinghoy. Yan, nagpasirit na ako ng gripo para mas mabilis, hindi na tayo gagamit ng bomba. Yan, ginamitan ko nga pala guys ng brush para malinisan yung balat ng balinghoy. Kasi bago mabalatan yan, kailangan brush yun yung balat niya. Yan, ganyan lang ang gagawin natin guys. Habang may nasirit na tubig sa gripo, binabrush ko yung balat ng balinghoy. Ayan, brush, brush, brush lang ng brush. Ayan, tinatamid kasi ako guys sa bumomba eh. Kaya nagripo na lang ako. Ayan, diba mas maganda siya tignan, mas malinis, tsaka para walang lupa, kasi bagong hukay lang yun sa lupa guys eh. Ayan, laki nung isa oh. Ito nga pala guys yung pinakamalaking laman na nahukay ng nanay ko. Mukhang madaming magagadgad na ano, balinghoy. Ayan, malinis na siya guys. At ang sunod ko naman gagawin dyan guys, babalatan ko yan. Ayan, inisa-isa ko guys na balatan. Ayan, matagal-tagal na balatan kasi madami-dami din guys ito eh. Ang gagawin ko nga palang cassava cake na to guys ay para sa birthday ng tatay ko. Kasi yung birthday ng nanay ko nakalipas na eh, nagdaan na eh. Kaya sa tatay ko naman na celebration ang isi-celebrate natin. Pagtapos ko nga pala guys na babalatan, ginadgad ko na siya sa ating grater. Yan, galing pa sa ate ko yan sa Taiwan. Pasalubo nga pala guys yan sa package. So ginamit ko para mapakinabangan. Ayan, ganda tingnan guys no, ang pino. Kasi bagong bago pa yan guys eh. Stainless pati siya, tsaka bihirang magamit kaya napakatalas. Ayan, madami dami magagawa ko guys na cassava cake. At dahil malapit na tayo matapos, pinaspasan ko ng pagigiling ng ating kamuting kahoy or balinghoy. At sa English ay kasaba. Ayan, binilisan ko na. Para mabilis tayo guys at na proceed na tayo sa next step. Ayan, tapos na. So, ang next na ginawa ko guys ay nag-cut ako ng coconut, ng niyog. Yung tuyo-tuyo guys ha, para magata siya. Kasi gagamitin natin yung gata nito para panghalo sa ating gagawing cassava cake, para mas creamy. O, diba? Tips ko yan guys sa inyo para mas maging masarap yung gagawin yung cassava cake. Ang kukunin natin gata dito is yung coconut cream. Iba guys ang coconut cream sa coconut milk ha. Ang coconut cream yun yung unang-unang gata, yung malapot. Kaya nga cream. Ang milk yung gata, yung pangalawa. So ayan, nakahid na natin guys. Ang ginamit ko nga palang tubig dito ay mainit na tubig para mas lalong lumabas yung kanyang gata. Bababad ko muna siya yung mainit na tubig sa ating kinayod na niyog. Ayan. At ito nga pala guys yung mga ingredients ng ating gagawin cassava cake. Meron tayong butter, may keso, may ebap and condensed milk, may egg. At ito yung kamuting kahoy natin na ginadgad. Pinakita ko nga rin pala yung asukal kanina.
Yan, yan yung coconut cream natin. Ilalagay natin dyan sa puting lagayan din mamaya. Para paghalu-haluin yung mga sangkap. So ayan, nailagay na natin guys yung coconut cream. Inihalo na natin din yung gatas, yung iba pang inuna natin. Dalawang lahat yan guys ha. Para mas creamier, mas masarap. Ayan, nailagay na natin. At next na natin nilagay yung condensed milk. Ayan, mukhang magiging masarap talaga. Ganda tignan no? Nilagyan ko rin ng dalawang itlog guys para mas maging masarap at malasa yung kanyang magiging finished product. Ganda ng kulay oh, lalo pag nahalo natin ito. Ayan, nailagyan natin dalawang itlog. Lagyan na rin natin ng asukal para dagdag tamis, dagdag linamnam para may lasa, syempre hindi mawawala yung asukal. Hinaluhalo na nga pala natin pagtapos natin mailagay ang lahat ng ingredients, pero may kulang pa dyan na hindi pa pala lahat. May kulang pa, may ilalagay pa ako dyan mamaya. Ayan, itong ating keso, ilalagay natin ito, ginadgad na rin natin ito. Depende na sa pala sa inyo kung anong gagawin nyo sa keso, kung gagayatin nyo yung cubes or anything, pero sa akin ganito ang ginawa ko, ginadgad ko rin siya para maliliit siya. At ito nga pala yung ating margarine, ilalagay din natin. Ang purpose naman ng margarine na yan ay para hindi dumikit yung kasaba na ilalagay natin sa ating lianera. Halu-haluin lang natin guys para mag-mix lahat ng ingredients. Let's mix all together. Ayan. Wala nga pala ako guys na panghalo, kaya ang ginamit ko na lang eh kutsara. Pwede rin yung tinidor guys. Nasa sa inyo naman kung anong gagamitin nyo. Nagpaka-resourceful lang ako. So ayan. Ayan, nilagay ko na yung ating kinadgad na kasaba. Kasi halo naman na natin lahat ng mixture dun sa ating coconut cream. So ilalagay na natin yung ginadgad nating kasaba. At pagtapos niyan ay ihalo-halo na natin siya gamit ang sandok para iisa ang lasa niya, pantay ang lasa. Ayan, ilahat natin yan. Wow, sarap. Parang ang sarap na magiging output ah. Birthday ng tatay. So ayan, ihalo na natin yung kasaba sa coconut cream na may mga sangkap para mas pantay, magpantay yung lasa niya. Kumbaga i-equal. Ayan, sandok nga palang ginamit natin. Pasensya na kayo guys sa madaming hayop sa bahura namin eh. Nandito kasi ako sa kusina, madaming manok. So pagtapos natin mahalo, nagpa-ano na tayo ng asukal, nagpa-bagkat or nag-melt tayo sa lianera. Kasi yan yung magiging toppings niya eh, para magkulay reddish color, which is yung asukal na na-melt natin. Lahat ganyan gagawin natin sa lianera na paglalagay ng kasaba. Ayan o, kita nyo naman may mga asukal na yan. Tutunawin natin yan guys, lahat. Ayan. So natuno na natin lahat ng asukal, naglagay na tayo ng kasaba at isinalang na natin sa ating steamer. Steamer nga pala ng gamit ko ay yung lumang steamer pa na nanay ko nung siya ay kabataan pat nagawa pa ng puto. Ayan, nagsalang na tayo ng 7 lianera dyan. May nauna dyan guys ha, yung unang hahanguin ko na yan, ayan yung nauna kong sinalang. Pinatong ko lang yung pahuli kong salang kasi mahirap din magsalang eh. Ayan, napakasarap. Pag ganito na guys ang kulay ng kasaba, kayo nyo, luto na yan. Kasi dilaw na dilaw na. Kumbaga lahat ng hibla nyan, luto na. Loob at labas, ibabaw at ilalim. So ayan, naluto na. Aalsin natin to guys pagtapos nating palamigin sa lianera. Aalsin natin sa lianera para get-getin.
ganda ng tingnan. Tsaka ang bango, amoy yun, amoy yung gatas. Eh natanggal na natin guys sa Lianera. Gagawin natin, gagawin natin nating lahat yan para maganda yung ayos sa isang lagayan. Pagtapos natin gayatin yan, lalagyan pa natin yun guys ng keso para mas malinamnam at mas masarap. Tsaka mas maganda tingnan. Siyempre, handa ng tatay ko yan. Ayan. Pasensya na kayo guys sa ano, sangkalan, pero malinis naman yun sa chopping board. Ganyan talaga yan kasi matagal na yung ginagamit dito sa bahay. Wala pang bago kasi. Pero malinis yung hinugasan ko nga pala lahat guys ng ginamit ko na utensils sa pagluluto. Ganyan lahat ang gagawin natin sa finished output or product natin. Gagayatin lang natin. Depende naman sa inyo kung anong gayat ang gagawin nyo. Pero sa akin, simpleng gayat lang. Ganito lang, okay na. Pare-parehas naman yan na laman dyan eh. Kasi simple lang tayo guys. Ayan. Napakadami nga pala pag naluto. Napakarami ng kakalabasan. Ayan no. Yan yung ibabaw nyo guys. Yan yung pansin nyo naman red and color. Yan yung tinunaw natin na asukal sa Lianera. Kasi ang cassava cake talaga na typical, yung pinaka-common dito sa atin sa Pilipinas is ganyan talaga. May asukal sa ibabaw. Kasi nagdadagdag linamnam din yan. Tsaka nagdadagdag, kumbaga, maganda tingnan. Yan, maganda yung itsura niya. Para siyang leche flan guys, ganun. Dami, dami ng kinalabasan. Ayan, pansin nyo guys, ang dami. Nilagyan ko pa yan ng keso at dadagdagan pa natin ng keso yan. Pansin nyo, dadami yung keso na yan, mami. Sarap. Natikman ko na nga pala yan at ang sarap pala talaga. So, kayo guys, kung gusto nyong gawin din ito, gayahin nyo na. Sundan nyo lang ang procedure sa video. Salamat nga pala sa patuloy na nanonood at sumusuporta sa akin. Kainan na. Ayan. Nagtimpla ako ng kape tas ipinaris ko tong cassava cake na niluto ko. Sarap! Yummy! Sa mga supporters ko dyan, sana huwag kayong magsawang sumuporta at manood sa mga videos ko. At pakiclick na rin ang notification bell para updated kayo sa mga videos ko.